Morning mga kananagumpay! Kamusta po kayo? Ngayong panahon ng crisis o ng COVID-19, ano kayong pag-uugali ang ipinamalas mo? Ikaw ba isang Kristiyanong mapagpasalamat o isang Kristiyanong mareklamo? Tingnan natin, narito po ang ilang mga sitwasyon o pamilyar na sitwasyon ngayong panahon ng ECQ. May nagbigay ng ayuda sa barangay. Oh! Ano to? Bigas lang? Gagawin ko dito. May bigas niya. Wala namang ulam. Ang haba-haba pa man din ang pinila ko. Kakainis na ba pinakapunila? Wow! Thank you, Lord. Bigas na kami sa saing mamaya. Alam ko, Lord, mamaya, darating ang pang-ulam namin. Thank you sa bigas. Nagtitingin ka ng pagkain sa ref. Ay, pwede ulamin. Ano to? Sardinas? Sardinas na naman. Kung sawa na ako sa sardinas eh. Umay na ako. Panaman yun. Kasing buhay to. Ano kayong pwedeng kainin? Wow, may sardinas pa, Lord. Sardinas, sarap nito. Mega. Extra hot. Uy, extra. Mamaya lulutuin ko to. Ito, may upo. Ito mamaya, sayote. Diba? Sushad. Sarap. Thank you, Lord. Nagbalita? Extended ang ECQ? Ha? Anong? Extended naman ang ECQ? Ano ba naman yan? Paano na ako kikita yan? Di nga ako nakapasok sa trabaho. Paano mo klaseng gobyerno to? Ang baksing COVID-19 na yan. Hindi pa mawala sa buhay natin. Lord, extended naman ang ECQ. Thank you, Lord. May panahon pa ako magpahinga. Panahon na ako magbulay-bulay ng salita mo. Salamat, Lord. Makabanding ko pa yung family ko. Prayer ko na gumaling na ang lahat ng may sakit. May 5K! Tsaka 8K! Bibigyan ng BSWD. $8,000 ang binigyan ng BSWD? Ano namang klaseng tipak? May kasha to sa 1 week namin eh. Ano naman niya? $8,000! Kulang to! Kakaingit yung iba. May 8,000. Kami wala. Nga. Ayan. Sige na sa inyo na lahat yan. Sa inyo na. Okay lang ako. Thank you, Lord. Qualified kami. Provision mo po ito. Thank you, Lord, sa 8,000. Salamat sa blessing, Lord. Galing naman. Nagkaroon ng 8,000 bawat pamilya, no? Thank you, Lord. Pagpalaan mo sila. Alam ko sila yung mga pamilyang tunay na nangangailangan. Salamat, Lord, kasi kahit hindi naman ako nakatanggap ng 8,000, hindi mo ako pinapabayaan. Yung pamilya ko, maganda ako, tsaka nalusog yung buong pamilya ko. Thank you, Lord. Oh, kapatid, nakarelate ka ba sa mga pamilya na sitwasyon ngayong COVID-19? Ano nga ba dapat ang pag-uugaling dapat ipamalas natin? Dapat ba tayo maging mareklamo sa bawat sitwasyon na nararanasan natin o dapat tayo maging mapagpasalamat? Hayaan nyo po na basahin ko sa inyo ang Ephesians 5.20. Ang sabi ko sa Ephesians 5.20, always give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po doon, give thanks to the Lord for everything. Lahat ng bagay, kailangan po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Maliit man na bagay, kailangan natin i-appreciate. Bakit po ang liit lang na bagay na niya? Dahil yun ang nagpapatunay na tunay ka nagtitiwala sa Panginoon. Iyon ang refleksyon ng kung ano ang nasa puso mo. Kailangan po natin magkaroon ng isang pusong mapagpasalamat. Alam niyo po ba na even in small things, pag tayo ay marunong mag-appreciate sa lahat ng bagay na ibinibigay ng Lord, lalo na tayo pinagpapala. Gusto niyo po mong pagpalain tayo? Always give thanks to the Lord. Even in small things, let us appreciate Him. Lalo na sa panahon po ngayon, alam ko po mahirap, napakahirap na maging mapagpasalamat. Pero try to pray, try to talk to God. Lord, bigyan mo ako ng pusong mapagpasalamat. Pusong na-appreciate ka. Pusong kontento sa kung ano meron ko. Pusong hindi ko kinukumpara kung ano ang ibinigay mo sa akin. Kasi alam ko, Lord, iba ang plano mo sa akin at iba ang plano mo sa kanila. Pero ako'y mapalad kasi tinawag mo ako at isa ako sa iyong mga anak. Sinabi din po sa Philippians 4:4, Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Tayo po ay magalak, laging magalak sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Alam ko po na ang sitwasyon ngayon ay nakakalungkot, lalo na sa
lalo na po sa mga sitwasyon na may mga pamilya na nagsasuffer dahil po sa COVID-19. Pero alam niyo pong pinakamasarap sa Panginoon, nagagalak tayo sa kabila ng darkest times natin. Try to rejoice, magalak tayo kahit na nakakalungkot. Kasi alam natin na may plano ang Lord sa kabila ng lahat ng ito, maganda ang kanyang purpose. Ang sabi po, kapag po tayo ay marunong magalak, kapag po tayo marunong magpasalamat, ang kapayapaan ng Lord ay nasa sa atin. It rules in our hearts. The peace of the Lord rules in our hearts. And the thankfulness overflows. Kahit, even in the darkest times, we can praise God for His love and promises. Ano yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat? Pasalamat tayo, wala tayong sakit, malusog tayo. Pasalamat tayo, patuloy na tayo minamahal ng Panginoon. Magpasalamat tayo kasi kahit tayo ay nasa loob ng bawat tahanan natin, never tayo pinabayaan ng Panginoon. Magpasalamat tayo na hindi katiting na piso. Hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Pasalamat tayo, hindi lang tayo 3 beses kumakain sa isang araw. Sobra-sobra pa nga, may midnight snack pa. So mga kapatid, sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Lord. Napakabuti ng Lord sa buhay natin. Kaya po, dalangin ko sa bawat isa, magkaroon po tayo ng pusong mapagpasalamat. Kaya daw, kapatid, have a thankful heart. Give thanks to the Lord always. Ang taong mapagpasalamat, mas lalong pinagpapala ng Panginoon. God bless everyone!